Hello po, hello po sa inyong lahat. Ngayong araw po, ang vlog po natin ngayong araw guys ay magbibigay po ako ng advantage at saka disadvantage po ng sub for sub. At bago po yan, huwag niyo pong kalimutang i-like, share at mag-comment po kayo sa baba. At gusto ko rin pong mag-disclaimer, ang ugali ko po talaga na vlogger ay nagre-real talk po talaga ako. Sinasabi ko lang po talaga yung mga totoo at ano yung nakikita ko at diretso po talaga ako. Kung baga, prangka po akong magsalita. So, yun lamang ang gusto kong ipaunawa sa inyo guys. At yung channel ko rin guys is personal life, mga tips, mga reaction videos, at variety talaga ang channel ko. So, sa mga magsusubscribe dyan, ang bahala kung isusubscribe mo yung channel ko or hindi. Basta yun po talaga ako. The real me. Only me. Lucky me. Ang advantage po ng pag-sub for sub ay nagkakaroon ka po ng mga kaibigan at maaari mo rin silang maging supporter guys. Dapat nyo pong maintindihan na mahirap po talaga dito sa YT guys. Kailangan mo na sipag at saka tiyaga. Kasi lalo na sa mga katulad ko po ng mga small YouTuber, walang mga trending na video, wala ho kaming choice. Gusto ko na maunawaan ninyong lahat na walang choice, kailangan din namin na magsumikap na ma-reach namin or maamot namin ang aming mga subscribers. Sa bagay, channel ko naman to, channel nyo rin yan, nasa sa inyo kung ano yung gagawin mo para dumami yung mga subscribers mo. Pero yun talaga yung nakita ko na advantage, nagkakaroon ka ng mga kaibigan po sa YouTube na tutulong sa'yo na mag-grow at saka minsan tutulong din sila na bigyan ka po ng watch hours kasi ang hirap po abutin ang 4,000 na watch hour guys, hindi siya madali. Tsaka hindi naman po lahat ng nagko-content ng mga artista or kahit ano-anong content ay agad-agad po ay trending yung mga videos nila. Hindi, kasi marami na rin po talaga akong napanood. Meron pa rin po talagang naghihirap pa rin po talaga na mag-grow yung channel niya. Ang isa naman sa disadvantage guys is talagang nababawasan ka talaga ng subscribers, na subscriber loss talaga sila yung iba. Kasi yung iba hindi naman talaga sila nanonood. Sinusubscribe ka lang nila at saka hindi na rin sila manonood ulit sa mga videos mo. So yun yung disadvantage. At saka yung watch hour mo rin is nalalagay rin siya sa alanganin kasi hindi naman nila fully watch yung mga videos na mga ina-upload mo. Maliban lang talaga sa nagiging kaibigan mo na, supporters mo na rin, yung mga ganun. So, yun lamang po ang advantage at saka disadvantage na maibibigay ko. Alam na ito ng lahat eh. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers ng video na ito.